isang gabi sa bansang Poland, nakatanggap ang mga otoridad ng isang tawag para sa isang kakaibang uri ng kaso na kung saan sinagip nila ang isang 21-anyos na dalaga na nagkangalang Kamilka na tila wala sa kanyang katinuan at pinaniniwala ang nasaniban. Ayon sa mga kwento ng mga residenteng malapit dito at mga kaibigan ni Kamilka, ay matapos di umanong maglaro ni Kamilka ng Ouija board sa loob ng kanyang tahanan, ay bigla na lang nagbago ang kinikilos nito at nagsimulang magkulong sa loob ng kanilang bahay. At ayon pa sa mga residente, ang bahay na ito ni Kamilka ay merong nakapangingilabot na nakaraan. Dahil bago pa man ito mabili ng pamilya ni Kamilka, ay pagmamayari pala ito noon ng isang pamilya ng mga kanibal na dumadakip ng mga tao at kinakain ang kanilang mga laman. Kaya naman pinaniniwala na ang bahay na ito ay haunted at si Kamilka ay totoong sinaniban. Narito ang video na mula sa mga otoridad na sumakip kay Kamilka. Jezu, jak to oda tak warczy? Ja pierdzielę. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa. Idź pan do... Uważaj. A ty ją widzicie w ogóle? Kamila, chodź, Witoria przyjechała. Dobra, dobra. Dobra, też wstawaj. Kamila. Kurwa, do tej pory mam dreszcze, gdy oglądam. Ona jest tam nami u góry, od góry coś widzi. Nie? Nie. Drut ma jakiś. Nagtagal ang kanilang operasyon dahil hindi nila nakakausap si Kamilka at hindi nila ito magawang lapitan dahil lumalaban ito sa kanila. At maririnig pa nga sa bidyong ito ang mga nakapangingilabot itong sigaw. Gayunpaman, matagumpay nilang nasagip si Kamilka at agad na ipinasuri sa mga espesyalista. Dito ba'y lumabas sa mga resulta na base sa kanyang blood samples ay hindi siya gumamit ng anumang drugs o alcohol. At maging ang kanyang pag-iisip ay normal at walang kahit anong diferensya. Nang magising si Kamilka ay wala na siyang naaalalang kahit anong sa mga nangyari at pinayagan na rin siyang lumabas ng ospital. Pero isa nga kaya itong tunay na kaso ng pagsanib? May kinalaman nga kaya ito sa naging nakaraan ng bahay? Kayo, ano sa palagay nyo? Sa pagpasok ng 2023, kaliwat ka na ang mga nakikita nating video sa internet at sa mga balita mula sa iba't ibang mga bansa tungkol sa mga namamata ang tiyuman ng UFO sa kalangitan at halos daan-daang sightings na ang naitatala sa buong mundo kada araw. May mga video sa internet na talaga namang kumalat
at pinag-usapan ng gusto sa iba't ibang mga social networking site. Narito at ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga bitsyong ito. Hey, that's not normal. No, what is that? What are those little things? What? He's firing up again. Well, what is that? What the is that? Dude, I have the chills right now. That's crazy. UFO spotted in right, Las Vegas, so, NV. Not entirely sure what this is. I pulled over to the side of the road because I noticed that thing in the air. I can try to zoom in on it as best as I can. But, yeah, it's not really clear what it is. It's not moving. It's kind of like suspended in midair. There is no string at all. There's no string underneath it. That's not a balloon. I don't know what that is, but you can see it. I'm gonna zoom in right there underneath it. There's no string whatsoever. And this thing is literally hovering above this community. Just like a black ball of something. I don't know what it is. Super weird. Wow. Very interesting. I'll zoom in one more time. Wish I had my flashlight on me, honestly. Yeah, it's not moving at all. That thing is stationary. Super weird. This is in the Mountain's Edge area of Las Vegas. Wonder if anyone's ever seen the same thing. I'm near Buffalo and I guess Windmill this would be. Sa unang video, makikita ang dalawang umiilaw na bagay sa kalangitan. Nakakaiba ang kilos kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang sasakyang panghimpapawid, kagaya ng eroplano na diretso lang ang lipad. At sa ikalawang video naman, makikita mula sa himpapawid ang isang bilog na bagay na lumulutang pero hindi gumagalaw. Pero ang mas kakaiba dito ay ang uling video na ipapakita ko sa inyo. Sa video ito, makikitang lumilipad ang isang bilog na bagay at hinahabol ito ng dalawang jet. At sa tingin ng marami ay ito rin ang bilog na bagay na nakukuhanan sa video ito. Habang ang iba naman ay nagsasabi na edited lamang ang video ito. Pero kung edited man ito o hindi, hindi pa rin natin pwedeng alisin ang posibilidad na posibleng may mga nilalang sa kalawakan na katulad natin ay naghahanap pa ng mga kasagutan. O baka naman ang iba sa kanila ay narito na sa ating mundo at naghihintay lang ng tamang pagkakataon para magpakilala sa ating mga tao. Sa video ito nakuha mula sa Japan, ay hindi isang multo ang makikita nyo kundi ang diyomo na isang duwende na bigla na lang nagpakita sa video ito. Sati, yamo na nai jan, nani itin? Inai. Yasashi na. Are? Sa maikling bidyong ito, nakita ng mga taong kumukuha ng bidyo ang pagsilip sa kanila ng mistulang isang maliit na tao na di man ang isang duwende. Sinubukan pa nilang lapitan at puntahan ang diyumanoy duwende pero wala na ito roon at hindi na nila ito nakita ulit.
Pero naniniwala ba kayo na totoo ang mga nilalang na ito? May isang lalaki sa US na bagong lipat sa isang lumang bahay na ayon sa kanya ay itinayo noong 1916. At isang araw habang siya ay nasa basement, para kunan ito at ipakita sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan, ay meron siyang nakuha ng kakaiba na naisipan niya ring ibahagi sa kanyang TikTok account. It's actually really nice. This is what we use until we fix the upstairs shower. And then the very open bathroom with a random phone there. So if, you know, I'm doing business, I can still do business. And then washer, dryer, this. And of course you got the bar. This is a work in progress thing. Hey, what? What? Hey, what? What? Hey, what? What? Sa video ito habang ipinapakita niya ang basement at sinasabi ang kanyang mga plano para dito, nakarinig siya ng mga yabag na mistulang may tao na tumatakbo pababa sa basement na nagpatintik sa kanyang balahibo dahil nag-iisa lamang siya ng mga oras na ito at wala ka namang makikitang tao na bumababa sa hagdanan. Pero ito pa lamang ang simula dahil nasundan pa ito sa paglipas ng mga araw. Isang gabi nagising siya sa ingay ng doorknob ng kanyang pinto na mistulang may tao na gumagalaw dito at makikita pa nga na bumukas ito ng bahagya pero nang agad siyang lumabas para tignan kung sino ang nasa labas ng kanyang kwarto ay wala naman siyang nakitang tao na naroon pero maririnig ang isang mahinang boses na hindi niya narinig ng mga oras na ito. Kinabukasan sinubukan niya mag-set up ng camera sa basement at narito ang kanyang mga nakuhanan. Sa unang araw na nakaset up ang camera sa basement, nai-record nito ang mga yabag na mistulang may naglalakad sa hagdanan. At sa sumunod na araw naman, makikita ang paggalaw ng camera na mistulang may tao na nagpapagalaw dito. At bago matapos ang video nito, ay maririnig pa ang di umano'y boses ng isang bata na tumatawa. Naniniwala ang uploader na posibleng haunted ang bahay na ito dahil sa kalumaan. At dahil maraming tao na rin ang nagmay-ari dito. Pero ang mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento niya ay mga patunay na totoong haunted ang bahay na ito. O bahagi lang din ito ng isang TikTok kay RG. May isang maalamat na nilalang na kinatatakutan noon sa Amerika na tinatawag na Chupacabra. Ito ay parang isang mabangis na aso na sinasabing uhaw sa dugo at laman ng tao. At hindi mag-aalin lang ang atakihin ng sino mang tao na makakaharap nito. At sa video ito nga na ipinadala sa atin, ay nakuha ng di umano ang isang chupacabra. What is this? What is this? Look at this creature. I'm outside, fucking
Sa bidyong ito ay pinapakita ng taong kumukuha ng bidyo ang di humano ay isang nilalang na parang aso na walang balahibo. Pero kakaiba ito sa kanila dahil wala naman di humanong mga asong gala sa ganitong lugar. At sa paniniwala nila, ito ay isang chupacabra. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pang mga nakakatakot na videos ang paparating. May isang magkasintahan na nagkangalang Sabana at Jack na nagbabahagi sa TikTok ng kanilang mga karanasan na nagumpisa sa paglipat nila sa kanilang bagong apartment na kung saan sa unang pagkakataon sila ay maninirahan na magkasama. Pero ang pinakamasayang yugto sana ng kanilang buhay ay tila mababalot pa ng kababalaghan nang magumpisa nilang makukana ng mga kakaibang pangyayari. And it is our 2-year anniversary. Officially 2 years. We've been dating for 2 years, but we've known each other forever. You didn't just see something come in here? Habang nagkukwento si Sabana tungkol sa kanilang mag-asawa, ay nakita niya mula sa salamin ang pagdaan sa pasilyo ng isang babae na may puting kasuotan na nagmula sa kwarto nilang mag-asawa. Pero sila lamang dalawa ang naroon at wala silang ibang kasama sa loob ng bahay. Okay, so it's like almost 6 in the morning and Savannah's already gone to work, but I've been hearing this tapping noise for like the last 20 minutes. That's the air conditioner. It's not what I'm hearing. It sounds like someone's tapping with their finger. You hear that? Okay, so let's just say Savannah was less than pleased to see what, according to the comments, was a girl of some kind. It was a girl ghost. A spirit manifestation or something on our bed. I didn't see anything day of, thankfully. Okay, it loaded. Okay, so my friend sent me this website. It's like Verified Ghost Stories of New Jersey. And I found the name Marie Clapper. Clapper's investigation went cold because there were too many suspects and not enough resources to finish the investigation. And then they never found her abductor because basically everyone in town was a suspect. So basically she was just this big like fire starter and she liked to seduce young married couples just to destroy them. It better not be this. Isang araw habang si Jack ay nag-iisa at si Sabana naman ay nasa kanyang trabaho, nakarinig siya ng mga tunog sa loob ng bahay at sinubukan niyang hanapin ang pinagmumulan nito. At dito ay nahagip ng kanyang kamera ang isang babae na nasa kanilang kama. Nasa tingin ko ay ang babae rin na nakuhanan ni Sabana. Pero kahit pa sinasabi sa comments ng mga taong nakapanood sa video ito na baka ibang babae ito ni Jack, ay naniniwala si Sabana na isa itong multo. At sa kanyang pananaliksik ay nakakita siya ng isang impormasyon tungkol sa demon ng isang babaeng multo na nagpapakita sa mga bagong magkasintahan na may layunin na sirayan ang kanilang pagsasama. At sa tingin ni Sabana ay posibleng ito na nga ang babaeng nagpapakita sa kanila. Hi, so it's 3:45 in the morning and I just had the worst dream imaginable. I'm starting to film now because I'm picking up on this weird energy. What's going on? I'm sorry to wake you up, Jack. Is there a freaking ghost
in here or something? You look tired. Yeah, kinda. Tonight was a long night. It was. Why are you filming me? You just look really good right now. I do think we're a pretty attractive couple. Don't you think? Yeah, definitely. Oh my god. What? Did you see something? Hey, so I know some of you don't believe me, but I've been starting to get goosebumps and the hair on the back of my neck is starting to... What the hell?! We are moving! What happened? Sa paglipas ng mga araw, patuloy pa rin silang nakakarinig ng mga tunog at nakakaramdam na tila may kakaibang presensya na naroon sa kanilang apartment. At ilang ulit din nilang nakuhanan sa kanilang kamera ang pagpapakita ng babae na sa tuwing sinusubukan nilang lapitan ay bigla-bigla na lang ding naglalaho. Pero di ba dyan nagtatapos? Okay, so Savannah's saying that she's hearing voices out on the balcony, so I told her I would check it out. What the hell is that? Sa dalawang magkasunod pa na gabi, muling nakuhanan ni Jack ang babae at una niya itong nakuhanan sa labas ng kanilang apartment na bigla na lang nawala. At makalipas ang ilang saglit ay makikitang nakadungaw na mula sa isang kwarto. At sa sumunod na gabi naman ay muli naman itong nakita ni Jack na umangat at unti-unting naglaho sa bahaging ito. Sa ngayon ay wala pang bagong update sa ARG na ito. Pero subaybayan natin ang mga susunod pang mangyayari. Dahil bagamat isa lang itong ARG at gawa-gawa lang ang lahat ng ito, ay nakalilibang at nakakatakot pa rin itong panoorin. Bago pa man maganap ang digmaan sa pagitan ng bansang Russia at Ukraine, ay may kakaibang nangyari sa lungsod ng Kyiv, na kapital ng Ukraine, na kung saan ang isang imahe ng patron ng Kyiv na si St. Michael ay bigla na lang naglabas ng dugo. At ayon sa babaeng nakasaksi dito na si Alicia Martinez, ay hindi di umano tumigil ang pagdurugong ito hanggang sa makarating ang dugo sa demonyong nasa paanan ni St. Michael. Matapos itong ipalabas sa telebisyon, bagamat sinasabi ng simbahan na kailangan pa ng masusing pag-aaral bago ito ikonsidera na isang milagro, maraming naniniwala na ito ay mensahe mula sa kanilang patron na si St. Michael. Pero ang pananalangin nila ay sana hindi ito isang babala sa isang masamang bagay na posibleng mangyari. Pero makalipas nga lang ang halos ilang buwan matapos ang pangyayaring ito, sumiklab ang giyera ng Russia laban sa Ukraine na kung saan maraming tao ang nasawi. Pero naniniwala ba kayo na ang pagdurugong ito ng imahe ni St. Michael ay senyales na dadanak ang dugo at magdurusa ang bansang Ukraine, kagaya ng sinasabi ng maraming tao? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Ipinadala sa atin ang video ito ng isa sa ating mga viewers na walang ibinigay na kahit anong impormasyon, kaya naman hindi ko napatatagalin pa. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti.
Sa paglabas ng lalaking kumukuha ng video sa kanyang kondo, papunta sa madilim na hallway, makikita ang paglitaw ng mga paa na naglalakad palapit sa kanya. Pero bago kayo mag-comment ng kahit ano, tingin ko rin ay edited lang ang video nito. Kaya naman sinubukan kong hanapin ang may-ari nito. At napagalaman ko na mula ito kay TikTok user Danny Tumya. At malamang sa malamang ay pamilyar na din kayo sa kanya. Yun ay dahil siya ang gumawa ng Elf on the Shelf ARG na sinubaybayan natin sa nagdaang dalawang Pasko. Sa video ito ng isang TikTok user na may username na Karolek12212, nakuha habang siya ay nag-accounting sa isang kubat kasama ang kanyang mga alagang aso, ay may nakuha ng demon na siyang isang genome o isang uri ng duwende na mas malapad ang katawan. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Sa maikling video ito, makikita ang isang maliit na nilalang na may sombrelo na demon na isang duwende na tumatalon. Kamakailan lang ay kumalat ang video ito sa TikTok, na kung saan ang sikat na cartoon series na The Simpsons na kilala sa pagpipredik o paghuhula sa mga bagay na mangyayari pa lang sa hinaharap, katulad na lamang ng pagdating ng COVID-19 pandemic at ang pagkapresidente ni Donald Trump. Pero sa video ito na kumakalat ngayon sa TikTok, ay ipinapakita sa isang episode ng show ang pagkadiskubre sa demon na ilabi ng isang anghel. At nito nga lang nakaraan ay nahukay sa bansang Russia ang demon na estatwa ng isang anghel na para di manong isang tunay na anghel dahil sa mga detalye nito. Sa video ito, makikita ang demon ay anghel na may hawak na espada at panangga at nakaramdam din demon na ng kakaibang enerhiya mga taong nakahukay nito. Kaya naman agad nila itong itinawag sa mga otoridad, pero magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakukuhang impormasyon kung saan nga ba nagmula ang estatwang ito at kung isa nga lang itong estatwa ay hindi nila matukoy kung sino ang may-ari nito. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano, paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat, shoutout sa ating channel members na sina Edmore Daroy, Boss A, Wicked, Olin Salinas, Alvin Brian Gilang, Abigail Abalain, JB Ademok Sakilayan, Estela Villaseran at Jelian Ranay. Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!